Hey everyone! Good morning! I'm back! This is Ambrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, supranational, gusto nga ba nila caliber candidates? Kung bakit? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo, syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta, araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Supranational tayo ngayon. So, ang Supranational ay katatapos nga lang nung 2 weeks ago. At talaga naman lahat tayo ay naloka ng bonggang-bongga sa resulta ng Miss Supranational. Naka-get over na ba kayo? Kasi ako, konti, yes, naka-get over na. At eto nga, Diyos ko, ang nakakaloka, katulad din ng mga ibang pageant, kapag may sumaling kandidata na mula sa Miss World, mula sa Miss Universe, so, ipinapanalo nila. So, ang Miss Universe, kapag ang kandidata ay galing sa Miss World, ay talaga naman masasabi ko, pwedeng maging Miss Universe. So, na-prove na natin yan ng maraming beses sa Miss World. Nandiyan dyan si Catriona Gray, nandiyan dyan si Andrea Mesa, na talaga naman masasabi ko na nakarating sa top 5, automatic nagnalo bilang Miss Universe, di ba? Saka kahit si Miss Brazil noon, lumabas siya ng Miss World din, bigla siyang pumunta dito sa Miss Universe, o di ba, nag-first runner-up. Kumbaga, malayo talaga yung nararating kapag meron ka ng pageant experience. At kahit naman hindi lang sa Miss World, kahit sa Miss Earth, kapag galing ka sa Miss Earth, alam mo yon, dahil siguro doon sa caliber na meron sila, sa experience na meron sila, at syempre naman, hindi naman sila ilalagay sa top 5 ng kung saan man sila galing na pageant kung hindi sila nakitaan ng pagiging reyna. At kung authentic ang isang kandidata, kapag lumaban niya ng Miss Universe automatic, lulutang ang kanyang galing. Kasi authentic nga siya. Kumbaga parang natural sa kanya yung lahat ng makikita ng organization ng isang pageant na sinalihan niya uli. Diba? So yon. So ngayon, ang Supranational ay isa din sa mga maituturin natin na kumukuha din sila ng mga galing sa iba't ibang klaseng pageant. Katulad na lang halimbawa, noong 2021, kung hindi ako nagkakamali, 2022, na lumaban sa Miss Universe itong si Lalela Miswane at naging second runner-up siya doon. Pero nung pumunta siya dito sa Miss Supranational, ang lola mo nag-title. Pero syempre hindi naman yun na pumunta lang siya sa Supranational title agad. Pinaghirapan niya rin naman talaga yung kanyang corona na nakuha dito sa Supranational. Kasi kung ikukumpara mo yung laban niya sa Miss Universe at saka yung laban niya sa Supranational, syempre malaki ng diferensya. Una, ando doon yung nakita natin na, alam mo yon, talagang nag-transform siya as a Miss Supranational to from Universe going to Supranational. Nakita natin yung styling niya, iba yung styling na ipinakita niya sa Miss Universe, iba yung styling na ipinakita niya sa Supranational. Kumbaga makikita mo talaga na effort din siya para makuha niya talaga na sigurado ang corona ng Supranational. And then, sabi ko nga kapag authentic ang isang kandidata, ay lulutang at lulutang yung totoong pagkatao niyan at makikita yan ng organization. At ayun, makikita mo talaga na yung caliber na ipinakita niya sa Miss Universe ay talagang hindi niya na pinakawalan dito sa Supranational. Itinodo niya na. Kaya doon sa mga nagko-question na nababasa ko sa mga comment, bakit si Lalela Miswane eh magaling naman sa kanyang communication skills, nanalo ng Supranational. Ayun na nga girls eh. Ayun na nga guys eh. Si Lalela galing sa Miss Universe at alam na natin na ganun talaga siya kakuda. At yung caliber na meron siya, alam natin na talagang bongga. And then yung pumunta siya dito sa Supranational, hindi naman siya nagbago, nag-transform nga siya ng todo-todo. Kumbaga, ni-level up niya pa yung sarili niya. Kahit alam na natin na galing na siya sa Miss Universe, di ba? Talagang level up siya na pang Supranational mula sa styling, galawan, in fairness naman sa kanya, di ba? And then, nung 2023, ito lang, si Miss Ecuador, si Andrea
Aguilar, masasabi ko din na iba din yung caliber na ipinakita dito sa Miss Supranational. Kasi napansin ba ninyo yung styling niya? Talagang sabi ko sa iyo, kumakabog. Yung kanyang preliminary competition, yung swimsuit round niya, talagang pak, winner. And then, plus nando doon na talagang iba talaga yung ino-offer niyang ganda. Kung ano yung level na ipinakita niya doon sa Miss Grand noong lumaban siya noon at nag-first runner-up siya doon, ayun din naman yung pagkatao na ipinakita niya dito sa Supranational. Medyo na-level up niya rin lang konti. Kumbaga, sa Miss Grand, yung styling niya kasi hindi masyado kabog eh. Dito talagang makikita mo iba-iba yung ino-offer niyang styling. Plus, may mga naglalabasan pa na, ayun nga, eh, good heart, authentic. So, talagang alam mo yon, sila yung makikita mo na parang mapipili talaga ng organization to get the crown. So, ang tanong dyan, ang Supranational ba ay gusto nila yung talagang may experience na? Ako, tulad nga ng sinabi ko, kahit naman may experience ka sa ibang pageant, kung hindi ka authentic, hindi naman yan mag-boom. Kasi marami na rin naman mga kandidata na galing sa ganitong pageant, lumabas sa Miss Universe, lumabas sa ganito, hindi naman sila nanalo. Katulad na lang halimbawa ni Miss Brazil, galing siya sa Miss World, pero kasi syempre yung caliber niya doon sa Miss World at yung beauty na meron siya medyo iba. Pero pagdating dito sa Supranational, eh sabi ko nga kung beauty ang pag-uusapan, syempre mas look younger si Ecuador, yung smile na Ecuador, talaga makikita mo na parang beauty queen na beauty queen. So mas pinili nila sa Ecuador over to Miss Brazil. So medyo alanganin eh, kasi depende kasi talaga sa ino-offer mo rin ganda, sa ino-offer mo styling. So yun yung mga nakikita ko. So ako, para sa akin, since na kumukuha sila ng mga galing na sa iba't ibang pageant at nagkaroon na ng position doon or nag-runners up na, so ako, para sa akin ha, kung sakasakali lang na mag-a-appoint ulit tayo, siguro mas pipiliin ko si Atisa Manalo. Yes! Atisa Manalo kasi para sa akin, first runner-up siya sa Miss International. So, dito kasi sa Miss Supranational, wala pa silang nakukuha from International to the Supranational, di ba? Kasi meron na silang Universe, meron na silang Miss Grand. So, what if kapag from Miss International, first runner-up to become a Supranational, o, diba? So, mas bongga. At kung caliber naman yung pag-uusapan, eh, talaga namang kaya naman talaga kabugin ni Atisa Manalo yung caliber na ibibigay niya dito sa, ano, sa Supranational, yung hinahanap na Supranational. Kaya niyang i-level up yon. And then, beauty. Nakita naman natin yung beauty ni Atisa Manalo. Talaga namang masasabi ko, sino ba ang tatanggi sa ganda na meron ng isang Atisa Manalo na sobrang fresh pa din hanggang ngayon. At makikita mo pa rin sa kanya yung isang mukha talaga na mukhang berhen. Communication skills, aba, magaling din naman si Atisa Manalo pagdating sa communication skills. At napatunayan niya sa Binibining Pilipinas, napatunayan niya sa Miss International. Kumbaga, ako ang tatanungin mo, mas gusto ko talaga siguro si Atisa Manalo lumaban ng Supranational o kaya ng Miss Universe Philippines. I think kaya ni Atisa Manalo. Lalo na sa Supranational, kayang-kaya niyang masugpit ang corona ng Supranational. Kasi iba din kasi talaga si Atisa pagdating sa entablado, the way she walk, the way she aura, talagang masasabi ko, oh my God, ewan ko na lang kung tanggihan pa siya ng Supranational, di ba? Kasi very authentic din ang personality. Kumbaga, kung ano yung nakikita mo sa kanya, talagang yun. At sincere yung puso. So, para sa akin, Atisa Manalo, ang dapat natin i-appoint ko sakasakaling magkakaroon ng appointed dito sa Supranational uli. Diba? So, ewan ko na lang kung hindi yan mapunta sa Pilipinas yung corona. And then, ang ganda pa ng beauty na ino-offer ni Atisa Manalo, yung alam mo yun, Pilipina beauty na may pagka-Chinese na ewan ko na lang kung hindi matuwa sa kanya yung Supranational. O, diba? So, kayo guys, ano guys ang tingin ninyo? Kung si Atisa Manalo ang ilalaban natin dito sa Miss Supranational, kakabog nga ba siya? At
Then, bukod doon kay Atisa Manalo, isa din sa mga nakikita ko ay si Samantha Bernardo. Yes, Samantha Bernardo. Kaya lang hindi ko lang sure kung si Samantha Bernardo ay pasok pa ba sa age ng supranational. Kasi 32 ang overage nila eh. So, yung pinaka-age limit nila, 32. So, hindi ko lang alam kung pasok pa yung age ni Samantha Bernardo. Pero kasi kung pasok pa, eh why not Samantha Bernardo din? Alam din natin yung caliber ni Samantha Bernardo, beauty ni Samantha Bernardo. At talaga namang sabi ko, mga ngabog ng bonggang-bongga. And then talagang pwedeng-pwede siya sa supranational. And sabi ko nga, sayang no, sana sumali uli para... Alam mo yon, kasi dream niya talaga to eh, yung maging supranational girl. And I think, sabi ko nga, mananalo to sa supranational. Kasi, first runner-up sa Miss Grand. And then, pag dinala mo sa supranational yan, eh di bongga. So, si Ecuador nga eh, di ba, pinili nila as a winner. So, si ano pa kaya, Samantha Bernardo. Bukod kay Samantha Bernardo, sino pa ba yung pwede natin ipadala na, eto din. Ay, hindi ko lang sure kung okay si ano, si Annabel McDonald. Kasi si Annabel for me, parang I think universe is better more than sa supranational. Diba? Eh, si Annabel McDonald, I think she's a very strong and empowered woman. Parang mas gusto ko siya at mas bet ko siya sa Miss Universe. Kung sakasakali o kaya sa Miss World, ganon. Kasi yung mga beauty ganyan na mistisa, parang feeling ko, pasok yan sa Miss World Beauty. Sa totoo lang ha, sa akin, mas gusto ko yung mga morena beauty na ipapadala natin sa supranational kasi parang mas iba yung ino-offer na yung true Filipina beauty talaga. Mas iba yung ibinibigay na ganda sa entablado. Kasi pag yung ano, mistisa kasi it's a Europe eh, parang wala nang something na wow na para sa mga mata ng mga taga-Europe. Pero kung sabi ko nga kung Filipina beauty talaga yung ipapadala mo dyan, eh ma-amaze talaga sa kanila yung mga taga-Europa, di ba? So yon, so ako para sa akin Samantha Bernardo and of course si ano, si Atisa Manalo. Parang pwedeng-pwede na sigurado ako na parang sungkit ang corona kapag sila ang inilaban mo. Di ba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa pinag-uusapan natin? So, sa tingin ninyo, sino nga ba ang dapat natin ipadala kung sakasakaling mag-a-appoint tayo dito sa Miss Supranational na naging runners-up na sa international pageant? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat po syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin syempre yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating tsikahan! Paalam! Thank you guys!